kailangan ko po talaga ng trabaho that time. So, ayun po, like, talaga pong nagsasabi na po ako nun na, Ma'am, baka naman po kahit po ganitong role lang, kailangan ko po talaga kasi wala na po kaming pambayad ng kuryente, wala na po kaming pambayad. So, umabot po talaga kami sa point na gano'n. Kasi napakahirap for me dati kasi hindi ko po masyado iniisip. Medyo may pagka, opo, parang feeling ko po kailangan kong maging ganito para magustuhan ako or makapasok ako or maka-join ako sa kanila kasi magkaiba po kami para yung mga ganun po. Good day, Pepsters! It's me again, FK Bravo, and welcome to Pep Spotlight. So today, we will be joined by Sparkle Artist and two-thirds of the sisters of GMA's new series, Underage. Let's all welcome them, Elijah Alejo and Haley Mendez. Ayan. Hello, pa! Good day. Welcome back! Yes, please greet our Pepsters. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening, and samahan niyo po kami ngayon na makipagchikahan at makipagkulitan. Yes, pro na pro. Welcome back, Elijah. Grabe. Thank you. Po. Alam it's na alam. Nakailang yes, nakailang visit na si Elijah sa ating pep shows. And now it is time to welcome Haley naman. Bilang first time niya pang sumabak sa ating pep show. Hi mga kapuso, magandang araw po sa ating lahat. It's there. Nice to how be are here you feeling po. Today? Yeah, how are you feeling, Haley? Ngayon po overwhelmed po, kinakabahan at the same time excited po ako dahil yes. First time ko nga po. Oo, excited din kami kasi you know what, Pepsters, napaka-interesting ng series na to and we can't wait. I can't wait to talk about the series with these amazing girls, okay? But before we proceed with our official Q&A, magkakaroon muna tayo ng konting icebreaker. Oh okay, lumasin niyo. So, hindi naman siya mahirap. It's called This or That. Ayan. So, may dalawang phrases or dalawang words lang kayong pagpipilian. And then, you just need to choose which one you prefer more. Okay? Okay. So, let's start with the first one. Is it your debut or Sweet 16? Oh, for me? Yeah. My debut. Oh, okay. Why? Kasi nung, di ba ko, kumbaga, super, super happy. Nakita ko yung mga friends ko simula bata ako and yung mga new friends ko, yung mga taong mahahalaga sa akin, they celebrated it with me. Kumbaga, hindi siya limited. Kasi nung nag-Sweet 16 po ko, nasa lock-in na ako nun ng Prima Donna. So, hindi ko oo nga naman, no. Naka-lock-in. How about you, Haley? For me naman po, siguro Sweet 16. Kasi that time po, that age, parang dun po nag-umpisa yung realizations na kailangan ko ng matuto mag-isa, maging independent. Kailangan kong kumilos para sa sarili ko. And that time, sabi ni Mama, sige, Grace, alam mo na gagawin mo. So, doon din po yung time na nag-independent na. Grabe! Grabe. Kudos to you. Kasi ang aga mo naman natuto maging independent, no? Yes po. Grabe. Kasi okay. Yung mom... Okay, magkukwento pa ako. Ay, go! Oh, pwede ka magkwento. Go lang. Ayun nga po. Kasi nung 16 years old po ako, syempre, yung lola at lolo ko po nasa probinsya, matatanda na rin po sila. So, sabi ng mom ko, she needs to go home muna para din kila lola. So, ngayon po, parang unti-unti po ako natututo na maging responsible for myself. Aww. Ayan. I'm sure young girls would be so happy to look up to. Sa lock-in namin, siya lang po mag-isa. Like, nung unang, I think unang 5 days, kasama niya po yung manager niya. But then, kasi may
may errands po yung manager niya outside, so she had to exit. But then, grabe po si Hailey. She can really take care of herself po. Hoy, di ba? Ang galing naman. Ayan, ako din, mag-isa din ako nung 16 ako, pero medyo dependent pa rin. So, talagang, ano, saludo sa'yo, no? Okay, for our next naman, our next this or that options. Ayan. Coffee or milk? Coffee. Coffee. Parang ang hirap. Coffee. Ako po, coffee. Coffee din yung dalawa. Oh, bakit? Actually po, hindi na po dugo yung nasa katawan ko eh. Coffee na po talaga. Buti hindi ka na po palpitit. Kapag nasa UAS po ako, hindi po talaga ako nagko-coffee kasi magpapalpitate po talaga ako. Especially po okay. Sayawan. You can really feel the, ano eh, the vibration of the first ganyan. So talaga, oh my gosh! Nanginginig pa ako. Nangyari po sa akin yung one time sa Flex. Sayawan po, openings, sinushoot namin, nagpapalpitate po ako, tapos hataw na hataw po ako sa stage because of the coffee. Naka 2 coffees po kasi ako noon. Diyos ko, oo. Grabe. Helpful siya, at the same time, parang dangerous. Pero sa'yo, coffee din, di ba, Hailey? Opo, coffee din po talaga. Sa una po, ano po eh, masaya ka po eh, hyper ka po eh, maya-maya. Patay ka na. Palitin ka na talaga. Nakakaloka yun ang ipaghatawan pa si Elijah, no? Oh, ay, nako. Sige. So, coffee kayo dalawa. Okay. Yes. Next naman. Early bird or night owl? Tinatanong pa po ba yan? Night owl? Talaga? Night owl po. Grabe mga kabataan. Talaga ka. Talaga ako nagigising ng maaga kasi po mas... Talaga? Mas nagpo-function po yung utak ko sa gabi when syempre po hindi na po masyadong gising yung iba. Kumbaga, you have all the time in the world. So mas nakakapag... Oh, yes. Grabe. Gawa po ako ng mga kailangan kong gawin kasi wala. Uh-oh. Kumbaga po, iba po kasi nang rarattle eh. So, kumbaga po, okay, so kaya lang ako, chill lang ako while I'm doing my own thing. So, ayun po. Minsan po, inaabot po ako ng mga 4 a.m. Si, grabe! Oh my gosh. Ikaw nga ba, po, bakit nga po nga ganun? Bakit nga po ganun? Pagka madali araw na po, or gabi. Opo, sobra. Parang, ang hirap po eh. Doon po lumalabas yung creative side ng utak ko po na doon po ako nagigising po. Good morning. Parang, ang hirap lang. Yung sa unang bangon lang talaga. Yun lang talaga yung kailangan ko labas. Pero, oo. Kaya na. Actually, Actually, ganyan din ako dati. I don't know if it's the age speaking, pero ngayon, na 25 na ako, parang, napaka-early bird ko. 6 a.m. Sa'yo, 4 a.m. ka natutulog. Ako, 6 a.m. gising na ako. Baka puminto, magkasalubong po tayo. Para magkasalubong tayo. Okay. Sige. Next naman. Confronting or ignoring? For me, it depends on the situation din po kasi. Kasi if it's maliit na bagay lang, like it's nonsense naman, then ignore. But if it's yung malaki na talaga, like something nakaka-hurt na, ganon, then it's time to confront naman na po, diba? If like, kunwari, someone is spreading lies, or kaya po may hindi po kayo pagkakaintindihan, diba? Then confront po. Confront, yes. Paano ka mag-confront? Yes. Ano ba parang no, hindi po pa sugod. Kumbaga po syempre parang nakikipag-usap lang like, hey, may problem ba tayo? Anong nangyari? Kasi po chill lang. Po, kasi if aggressive mo po siya susugurin, if you come off aggressive, may then magiging aggressive din siya. So, kumbaga pareho lang po kayong iinit yung ulo, tapos hindi po kayo magkakaintindihan. Walang patutunguhan. Words. Opo. Lalo lang kung talaga yung situation eh. Oh, yes. Ang mature naman ni Eli. Si Hailey naman, confronting or ignoring? Tama nga.
Ayun po, tama po si Ellie, depende nga po sa sitwasyon. Pero may tamang way nga naman po. Halimbawa, mag-confront po kayo kung talagang nakaka-apekto na sa inyo. May maayos na tamang way ng pag-confront. Pero ayun nga po, as much as possible, kung hindi naman po magmamatter like halimbawa in the next 40 hours, wag na lang sigurong pansinin. Oo, kung may mga bashers na kung alam mo yun, mga ano-anong hate na lang nilalagay, no? Parang yes, ignore na lang. Okay. Sige, eto. Next naman. Call or text? As a person na tamad po makipag-usap sa phone, texting. Totoo. Ay, texting sa'yo. Ako tamad ako mag-type, so gusto ko naka-call. Or really po, ako po kasi texting kasi po, minsan, oh my gosh, sana dito pinapanood ng mom ko. Minsan po kasi, like, alam niyo po, tulog na ako. Tapos nakikipag-chat pa po ako. So, hindi po ako pwede mag-chat. Kaya po, text-text na lang. Get. Ako din po, hindi rin po talaga ako sanay sa call. Kasi pag sa call po, kasi parang natataranta po ako. Ewan ko po kung ano pong meron natataranta sa call. Pagka-text ka po kasi, may time ka pa para mag-isip ng tamang sasabihin mo, hindi ka magkamali. Mga ganun po. Ayan. Ganyan din sa mga younger na mga cousins ko, kahit sa mga batang mga kapatid ko, ganyan din, text din sila lahat. So, ewan ko bakit mas mahilig sa text. Okay, next one naman. Add ko lang din po. Ano? Siguro po kasi yung text, kumbaga, nagsistay po siya sa phone. So, like, if meron kayong may receipt? Yes. Meron po kayong pinag-uusapan ng mga friends na something funny, na, or kaya po may mga advices po sa'yo yung mom mo, yung dad mo through text. Pwede mo po siyang basahin kasi nang paulit-ulit when you're feeling Okay. Pero mas masakit naman yun pag may ka-fall out ka. Tapos nandun yung mga messages. Backread! Backread! Delete na agad yung text para makapag-read. Oh, diba? Sige. Next naman natin. Instagram or TikTok? Instagram. Bakit? Instagram lang. Instagram lang, wala na. Hindi po kasi po sa... Siguro kasi mas nasanay din po ako sa Instagram. Kasi sa Instagram, you can post pictures, ganyan. You can chat with your friends. Pwede ka rin po makipag-call doon if tinatamad ka po makipag-chat. And meron ding reels doon where you can watch videos, ganyan. So, ayun po. Mas marami siyang features. Opo. Tsaka mas malawak yung range. For me. Tsaka kumbaga nasa-save yung mga photos talaga. Okay. And then our last naman sa icebreaker na to. Medyo important for teenagers like you guys na coming of age. Reflection or experience? Experience. Yeah, experience din sa inyo. Yes po, kasi po experience is the best teacher po talaga eh. Like, yeah, pwede po tayong mag-isip kung ano pong gagawin natin sa isang situation, ganyan. But hindi mo po maiisip yung mga yon if you're in that situation na. Hindi po po. Tsaka po may mga matututunan ka rin po kasi talaga eh. Diba? And it's up to you that if that experience will make or break you. Well, that's a good point kasi sa forum ko to nakita and then they said reflection daw is also strong because you don't need to go through that thing para malaman na mali yun. For example, mga illegal substances, ganun. You don't need to experience it to know na mali siya. So just reflect on others' experiences. Pero good point yung sinabi mo na kung may experience mo, dun mo malalaman if it will make or break you. Opo. That is a good point. How about si Hailey? Madaling mag-judge eh. Madali lang pong mag-judge kung po ikaw yung nasa situation na yun. But kapag pag na-experience mo na,
hindi mo po masyadong maiisip if it's right or wrong. Kasi, kumbaga po, parang iniisip mo, dito ako masaya. Kaso, kung masaya ako, mali naman. Dito, hindi masaya, pero tama naman. So, kumbaga po, may mga ganun pong choices kapag nandun ka na po sa isang situation eh. Oo. And mas marami kang ganyang instances, especially when you're a teenager. Yes, alam ko yun. Yes. Para sa akin marami din po talaga. Para sa akin po, experience din po talaga. Kasi sa generation po namin ngayon, lalo ngayon, nagmamatter po talaga yung masyadong worried sa future or masyado kang nagdedwell sa past. Kumbaga, para sa akin, experience talaga din po ang magtuturo sa'yo ng mga kailangan mong lessons para sa buhay, para mas mag-grow ka, para mas umunlad ka po as a tao. Yun yan. Ayun, magagandang answers for these teenagers. O, diba? Marami pa kayong mapagdadaan ng ganyan. But now, we proceed to our official Q&A na. So, this one is about, yes, about your series. So, you survived the icebreaker. parang medyo sumasakit po yung ulo ko, wait. naglalag po ako. Ang lalim pala ng iniisip, no? Ayan. So, about underage na. So, first of all, sa mga Pepsters natin na hindi pa nakapanood, can you please tell us what underage is all about in a nutshell? Underage is about the Serrano sisters, which are Celine, played by Lexi, Carrie, played by Haley, and Chyna, played by yours truly. About the three sisters na pagdaraanan po yung mga bagay na hindi pa naman po dapat inapagdaanan. And being underage, ano po yung mga gagawin nila to protect themselves from any harm? Yeah. Nagpapanloob po dito na ang mga lessons para sa mga kabataan nga ngayon po. At para po sa ating bilang Pilipinong tradisyon na mapagmahal po tayo sa ating mga pamilya. Yan po. Kita niyo po ang mga lessons na. Yung pagiging naive ng mga kabataan Gen Z. Tapos meron din po dito syempre yung mga social injustices. Meron actually po provoking po yung mga topics, sensitive po yung mga topics na tinackle po sobrang namin. Sobrang bigat araw-araw. Yes. Oo. Well, it's nice that you brought that up na sensitive and provoking yung mga topics kasi it goes to show na may impact din talaga siya even for underage people kasi minsan iniisip lang natin yung people who think about these things, yung mga adults na lang, yung mga working people na lang. Pero in reality, yung mga bata, yung mga kabataan, like you guys, mas ano din, like it's nice to see these things in your perspective. Yes, so, yun. Pinapakita ko kasi dito sa underage yung mga pinagdaraanan po ng iba. Mm-mm. Kasi this show is too real. Mm-mm. The story is, and actually, hindi po natin alam kung kanino po siya nangyayari. Ngayon, nakaraan, or in the future, di po natin alam kung kanino po siya mangyayari. Mm-hmm. But it's really happening. That's true. Hayley, you were saying? Naakala nga po nila yung mga kabataan is wala po masyadong kailangan isipin. Which is now nagmamatter na po talaga yung, ayan nga po, yung mental health po talaga. Oo. And, totoo. Yes, and ang dami rin pong mga issues talaga ngayon. Kaya mahalaga din po napakinggan natin ang mga anak natin. Mm-mm. Okay, so ano na, alam naman natin, nakikita natin, no, sa international media, very saturated na siya ng mga coming of age films and mga series. So why do you think it's important na mabigay, ma-show din natin to sa local setting, sa mga kapwa Filipinos natin? Para, okay, entertainment wise, para may ipakita din po natin na kaya rin ng Pilipinas na magkaroon ng coming of age, quality content, ganyan. Yeah. And syempre,
at the same time, kailangan din po natin dito ng mga coming of age kasi iba yung perspective ng mga teens sa perspective ng mga adults. So, yeah. This is a great way to communicate po na, ah, kapag ganito pala yung pinagdaraanan ng isang teens, eto pala yung naiisip nila. Oo. Yung kasi syempre, iba yung ugali. Iba pa yung mindset. Hindi po kasi katulad ng mga adults na, kumbaga po, syempre, may mga pinagdaanan na. So, in case na nangyari po ulit yun, they'll know how to handle it na po, ganyan. Pero syempre, yung mga teens na first time pagdaraanan, ganyan. So, ayun po, it's a great way to communicate between teens and adults. It's a great way to showcase. Oh, that's nice. It links the generation gap, kumbaga. Yes. Kasi, di ba pwede nilang sabihin, for example, for adults now, pwede nilang sabihin, nung ako pinagdaanan ko yung problem na yan, ganito yung ginawa ko, ganito lang ginawa ko. But dahil nag-change naman yung times, pwedeng hindi na mag-work yung ginawa mo before sa group ngayon. Baga baka pwedeng ibang approach naman. Oo, ayan, ibang approach or something that will suit the times talaga. Kaya hindi tayo dapat nauubusan ng coming of age content. Kasi yes. Pabago-bago each generation talaga. Pabago-bago yung coping mechanisms, pabago-bago lahat. Exactly. Oh, ikaw, Ailey, would you like to add more? Yun nga po, kasi meron pong iba lang na parang nasa stop dati sa past na dati sa amin, ito ganito yun eh. Na, which is yun nga. Pero sana po ngayon mas lumawak po yung perspective ng mga parents din, ng mga anak din po. May better communication naman. Oo. Yes, thank you for your answers. Ito, what made you say yes to the project? Ako po kasi, I know na it's iconic po talaga. Mm-hmm. And it's really a great opportunity po to pass up. Ito. Sorry, di po kasi ako nakapit today. Naubos na sa icebreaker. Naubos na po yung energy ko kanina. Eh, ayun na nga po, kumbaga po, it's a great opportunity. Nakakahinayang naman po if I'll reject it po, diba? And super challenging po yung role. And as an artist, I really like roles that challenges me po. So isa rin po yung sa mga reasons kung bakit ko po tinanggap. And syempre po, nung nalaman ko po yung story, talagang, it's a great story. Makakapag-inspire po talaga ako ng mga people, ng mga kabataan. Kumbaga po, through this show, maituturo po namin sa kanila yung pros and cons ng social media. Yeah. And may papakita din po namin sa mga, may mga adults po kasi na medyo close-minded. Di ba po? So may papakita po namin sa mga adults na ganun na hindi naman porque sensitive kami, ganito na agad. Hindi lang kasi namin alam yung gagawin namin, kaya kami nagkakamali. Pero we learn something from it. Yes. And ito din ang mga kabataan ngayon, yung parang na-invalidate sila. Yung parang, nagdadrama ka na naman. Parang hindi na, nababypass na ba ako? Kung ano ba talaga yung nararamdaman nung bata or nung tao. Oo, tama yun. Kasi minsan din sa mga kabataan, parang if yung mga adults yung laging nagsasalita sa kanila about sa pros and cons ng social media, for example, iisipin ng bata na parang, di mo naman alam eh, or parang, alam mo yun, sometimes their advice would come off as condescending. So it's important na they hear it from their peers, from you guys, na ka-age nila. Parang mas, ayun, mas makaka-relate talaga sila. Hindi lang yung sinabi ng nakakatanda, ganun. Yes. So, wala talaga kayong pag-hesitate? Go talaga kayo sa project when you received it? Yes po. Kasi sa akin po bilang first big break ko nga din po ito talaga. Nung narinig ko po na may audition, ganyan, nung una po hindi po talaga ako nag-expect na matatanggap ko kasi tagal ko rin po nag-training and marami na din po talaga ako natutunan. And by that time na nagsabi po sila,
syempre ko, yes, ito na yung opportunity. Diretso. Dapat sayangin. Yes, diretso wala na. Nang, wala nang, wala nang paligoy-ligoy pa. Nung sinabi po nila, nung sinabi po nila magpapa-undercut ako, sabi ko po, let's go. Sabi ko, well, let's go. Totoo naman po yan eh. Totoo naman po yan eh. Oo, totoo. Ito, matagal ko na pa. Yes po. Oo. Ako naman. Ikaw naman, Eliza. I did not hesitate at all. But, meron po isang scene doon na nagpa-hesitate sa mom ko. Oh. Yung pilot episode po namin, yung scene po na makukubaran po ako sa dog. So, doon po talaga nag-hesitate sa mom na, Eli, ang sexy-sexy naman yan. Kaya mo ba? Parang hindi pa ako ready. Baby, bakit eh? So, talaga po. Yun. I'm sorry, ma. Pero natatawa po ako kasi paiyak na po siya. hindi po kasi talaga siya sanay. So, ina-explain ko po na, ma, it's okay. Tumatanda na po ako. Siyempre po yung mga roles ko, nag-mature na. And one time lang naman po yun, ma. Hindi naman po ako mag-uubad. One time lang. Kailangan lang po talaga sa pat, ma. Kailangan lang. Okay, tsaka aalagaan na po ako ng prod. Which is, inaalagaan din naman po talaga ako ng broad kapag super sexy po yung scenes. Oo naman, syempre. So may mga ganong scenes lang na medyo nakakapag-hesitate. Hindi naman the whole project yung pinag-hesitate. So I'm just wondering, Hailey, nagpa-undercut ka ba talaga? Ay, ano yan, Eliza? Yes po, pero kakatubo niya lang. Patubo pa lang po siya. 3 months pa lang po ata to. Okay. Oh, so, talaga, okay. For the kaya medyo may miss din po, pero worth it naman po. Yeah, worth it. Grabe. Big break mo yan eh. Oh. Elijah, ano yun? May pangalan. Ah, yun na nga po. Kumbaga po, it's essential naman po sa plot yung scene na yun. Kaya lang. Mm-hmm. So about your, parang nagbigay na kayo ng idea kung ano yung mga characters niyo. But let's talk more about your characters. Ano yung first impression niyo sa kanila? Okay, China. Sa mga characters niyo. Okay po. Ako po, impression ko po kay China. Hindi ko po naisip na character lang siya. Kasi for me, totoong tao po talaga siya eh. Kasi, yeah, she has flaws. Yung pagiging naive niya, yung pagiging indecisive niya kasi may pagkaano siya eh, yung kumbaga, ano bang gagawin ko ngayon? Ito kaya gawin ko? Ay hindi, kapag ginawa ko to, ito. Ay hindi, kapag ginawa ko naman itong isa, ito naman ang mangyayari. So kumbaga po may mga tendency po kasi siyang ganon and she keeps things. Pero kumbaga, meron din po siya na, kaya ako lang naman kinkip to para hindi na mahirapan yung family ko, ganyan. Gusto ko itong family na maging pabigat, ganon. Kumbaga po may mga ganun siya. And for me, that's what a real person is. Kasi wala naman pong taong perfect eh. Nobody's perfect. Totoo. We all have our own flaws po. So, ayun. Oh. Pero ang galing na inuna mo yung, yung parang negative qualities niya. Bago mo sinabi yung redeeming factors niya. Opo, kasi po, for me, ang mga tao po talaga kasi, meron po talagang negative qualities na ang intention po nila is positive naman. Kumbaga po, approach nila. Ako naman po, ako naman po bilang si Carrie. Noong una talagang sabi ko, oh my God, boyish. Pero sabi ko, akma naman po sa personality ko. So, excited ako, pero kinakabahan po ako dahil palaban po talaga si Carrie. Kaya, nung una, challenging po talaga. Habang patagal, pasaya na po na yung pasayang set namin. Dahil yung relationship po talaga namin na Lachina and Ate Lexi, talagang tumibay po dahil po sa mga scenes. Oh. So, yun, maganda na bring up mo yung parang akma naman sa personality mo, yung yes, character po. Mo. Kasi yan talagang yung next. Oo, yan yung next question ko dapat. If nakaka-relate ba kayo sa characters nyo? And if
Yes. By how much? Like, super nakaka, super same ba kayo or ano? Go. Para sa akin po, yes po, may natutunan din po ako kay Kari na dapat mas maging matibay ka, mas maging palaban ka sa buhay. Pag alam mo namang nasa tama ka, huwag kang matatakot and siguro magka-boses pa, ilabas yung boses mo. And kung ano man yung gusto mong mangyari, siguro ang lesson ko lang na dapat ituro ko kay Kari, sana mas maging mahinahon siya sa magulang niya. Oh, cute ni Hailey. Ang cute naman doon. So, gusto mo makuha yung pagka matapang niya, yung pagka outspoken niya. Pero, gusto mo din na medyo mahinahon siya sa parents. Oh, nice. Ang sweet naman ni Hailey. I mean, syempre parents niyo po yun. Dapat mahal niyo po ang pamilya niyo. Dahil hindi po sila habang buhay nandyan. Hindi po natin masasabi. So, hanggat maaari, ibigay po natin ang tamang pagmamahal sa kanila na deserve nila kasi nalagaan po nila tayo. Oo. Yes, and respect na po. Mm-hmm. Yes, tama naman si Hailey. Ikaw naman, Elijah. Nakaka-relate ka ba sa character mo? Yeah. Pinagubad ko din mo sa ilog. Ay, hindi ko po yung ginagawa. Pag mga outing po kami, tapos magsa-swimming, naka-t-shirt po ako, or kaya po yung mga suot ko, one-piece na shorts po. Kasi hindi po ako masyadong confident sa body ko. So, yun po ba, nakaka-relate ako kay China in a way na, syempre po, naging 15 din po ako. So, at that age, kumbaga parang, okay, may nangyayari sa akin. Anong gagawin? Oo. So, kumbaga po, masyado po akong ano, like, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi ko pa naman po pinagdaanan yun before. Tapos, ayoko naman pong makadagdag sa stress ng iba, sa problems ng iba, ganon. So, sinarili ko na lang po, ganon. Okay. Which is, ayun, nakakatuwa. Which is not a good thing po talaga kasi mas maganda pa rin po talaga yung may support system ka po eh. Mas maganda po yung nakakausap ka about your problems. Not necessarily naman na kailangan bigyan ka ng advice, but someone who listen. Someone who will. Oh, that really matters. It's important that you touched up on that kasi, I mean, going back, it's also about mental health, diba? So important din na malaman yung yung tungkol dyan, like sa support system and also knowing how to handle and carry yourself pag ikaw lang mag-isa. So just balance lang naman. We don't need to always unload sa isang person kasi baka puno na din yung person. Or, diba? Dapat magpaalam din tayo. Ready ka ba if maglalabas ako ng sama ng loob? Yes. Oh, yeah. And maging thoughtful pa rin na alam mo baka may baka magkahawaan lang kayo. Wala nang nakaahon kasi para kayo magkaon eh. And actually maganda po ngayon sa time natin now is kumbaga po mas nagiging open po yung mga tao, mas kumbaga po nagiging accessible yung information about mental health ganyan. Actually example ko lang po yung mom ko. Kasi po, nung lock-in po namin ng Prima Donnas, nagulat po ako, she came up to me. Tapos sabi niya, Ellie, totoo ba yung anxiety? Ano ba kasi yun? Kasi nung panahon naman namin, wala namang mga ganyan. So, hindi ko talaga alam. Kasi feel ko, anxiety ba to? Ganito ba yung feeling nun? So, kumbaga po ako, nagulat po ako kasi parang, wow, she came up to me just to ask me these things na dati naman kumbaga po wala siyang pakialam kasi she doesn't believe in it. So now parang natuwa po ako kasi parang mas nagiging open na ngayon lahat. So kumbaga, not all but most of them are willing to ano na po eh, to accept it na po eh, na hala, baka ganito, ganyan. Kasi naniniwala rin po ako sa mga, I forgot the mismong term, pero yung mga trauma na hindi po masyadong pinapansin, ganyan. So, ayun po. Natuwa lang po ako sa
ko noon. So I helped her din po kasi talaga pong naa-anxious po siya nun sa taping eh. Oo. Opo. That's very true naman. Yes, Hailey. Yes po, and sobrang ideal po nung communication niya with her mom po na dapat ganun po para mas maayos po yung na kailangan ayusin. Mm-hmm. Ayan, that's very true. Kaya dapat ma-appreciate mo na nag-gumawa ng, tinake ng mom mo yung step na yun. That's a very big step. Kasi for people in those generations naman talaga, mental health or even depression was very taboo. Parang yes, for them, it's a, wala lang yan. Parang, alam mo yun? Parang, go lang. I mean, work pa din. Like, don't mind your mental health. Ganon. So, opo, kumbaga po, ini-invalidate po nila yung nararamdaman nila. So, now, sa generations po namin, natatakot po kaming mag-open up sa kanila na depressed ata ako. I think I have this disorder. Can I go to a therapist? Kasi po, at the back of our mind, may possibility. Alam po namin na may possibility na i-invalidate po kami. Yeah. And yung iba, parang nako-consume na lang talaga dun na parang, ay, hindi naman ako pwede magsabi. So, kinikim-kim po nila hanggang sa mag-burst po sila na kung kailan hindi dapat. Yun nga po. Totoo. Tapos marami na pala yung underlying issues, no? Biglang sasabog na lang. Opo. Mm-mm. Tama. Ayan. So, I'm sure ang dami niyo talagang natutunan from filming this series. But what has been the biggest challenge na na-encounter niyo? In real life or sa series? Sa pag-film. While filming, ano yung pinaka-challenging? Kasi ang dami niyo ng lessons natutunan. Pero ano yung mga challenges na na-encounter niyo? Okay, sa series po, I won't lie, talaga pong challenging everyday yung mga roles. Kasi po marami po kaming roles doon na hindi lang po isang emotion yung kailangan namin ipakita. Especially po ako, katulad po nung court scene nung nakaraang episode. I think yung episode po yun nung Friday eh. So, kailangan ko pong ipakita na traumatized ako at the same time naaasar, natatakot, na-overwhelm, kaya po ako naiyak. Kumbaga po, maraming emotions in one scene. So, nasabay-sabay mo po yun kailangan ipakita. So, marami po kaming ganong times. But yung pinaka-challenging scene po sa akin, siguro is yung ano, yung sa amin po ni Nikki, yung rape scene po namin. Kasi after a few years, kumbaga po ngayon na lang po ulit ako nagkaroon ng rape scene, tapos si Nikki pa po yung ka-exena ko. Ano ko po siya? Fangirl niya po ako since Starstruck days niya. So, ayun po, nagpatagdag po yun. So, parang pressure, na-pressure po ako na, hala, can I pull this off? Hala, paano ko kaya itong magagawa ng si Nikki yung ka-exena ko? Ganyan. So, ayun po. Pero it's a good thing na ginaguide po kami ng lahat. And andun din po yung mga EP po namin, yung mga boss po namin when we were shooting that scene po para po talagang makita po nila, kumbaga po, hands-on po lahat. And kahit po kami po ni Nikki, hands-on din po kami sa ginagawa po namin. Kung paano po namin siya ipu-pull off na sa loob ng car na maliit yung space, ganyan. So, so may mga, so yun yung challenge, no? Like, making the scene look real and your reactions even realer. So, opo. Nag-practice ba kayo noon? Like, sa car? Oh nga, that's so hard. No po, we did not practice po at all. Okay. Pero, so, buti na lang po, nakapag-build po kami ng bond ni Nikki. So, nung ginagawa po namin yung scene na yun, wala pong ilangan, which is, which is really a good thing po. Kasi kapag gagawa ko po ng scene tapos may ilangan po, hindi niyo po talaga magagawa ng maayos yung scene eh. So, buti po nagawa po namin ni Nikki ng maayos. Very sensitive scene. Oo. Yes. Kasi po, kailangan po talaga namin siya
ma-portray as China and Leo. Yeah. Okay. For you naman, Hailey, ano yung pinaka-challenging for you? Ang pinaka-challenging po sa akin, siguro po yung gusto na pong malaman ni Carrie kung sino po talaga yung totoong tatay niya nung nagmamakaawa na po siya. Kasi gaya ko po, growing up, yung mom ko lang po yung nag-aalaga sa akin. And sa tuwing nagtatanong po ako, parang hindi niya po kayang ikwento sa akin. So, wala naman po ako, kumbaga, tinanim na galit, Renanica. Siguro, nag-uwan lang ako, kagaya ni Carrie, naiintindihan ko yung parang mga naisip niya na, what if nga andito yung dati ko, kasama ko siya, what if? Paano kaya ang mga Oo, that's very understandable na, ano, you know, that's challenging na masyado ka ding nakaka-relate sa character mo, especially in those details, kahit sa mga details na yun. Syempre, ano eh, papasok din siya sa utak mo, hindi no, imposible naman na di mo maisip habang you're doing the scene, diba? Nakaka-relate ka, ganun. So, pero kumusta naman kayo working with each other? Kumusta yung environment niyo sa set, your workmates, your mga ibang cast? Kumusta kayong lahat? Okay naman po kami. Like, as in po, masaya po kami. Kung nakikita niyo po kaming laging nag-iiyakan po sa mga eksena, ganyan. Laging nag-aaway, ganon. But behind the cameras po, lagi po kami... Opposite. Kaming nagkukwentuhan. Like, may mga times pa nga po na before a heavy scene, nagbibiroan pa po kami. mga day offs, talaga pong nag-aaya po. Minsan po yung prod po nag-aaya, uy, tara, ali kayo dito sa ganitong part ng hotel, ganyan, sa garden, kasi may konting salo-salo tayo, ganyan, pahinga tayo, chill-chill lang tayo ngayon. So it's really a good thing po, and yung mga relationships po namin, kabi pong tatlo nila, Hailey and Lexi, talaga pong magkakapatid po kami kasi talaga pong masaya po kami, nagkukwentuhan, kapag may problema po yung isa, nagbibigayan din po kami ng advice, sabay-sabay din po kami kumakain, and sila, yan po sila, Tita Shine, yung mga adults po namin sa set, talaga pong nakikisama rin po sila, like nakikipagpiroan po, ganon. Sila pa po minsan yung nag-initiate na, uy, tara, laro tayo. Tara, TikTok tayo. Parang, parang maliktad. Wala po talaga. Magkaka-edad lang po kami. Magkaka-edad kayo lang. So, ganun yung feeling, no? Walang generation gaps. Yes, ikaw, Hailey, anong tingin mo sa working environment nyo? Para sa akin po, nung una po, nangangapa po ako, syempre, paano po kaya to? Ang dami ko pong big stars na kasama, and si Baby Ellie naman, medyo komportable naman na po rin ako sa kanya noon, kasi nagkasama na po kami, and that time po na nalaman ko na kami ulit na magkakasama, parang excited ako kasi talagang, ito iba to, teleserye to, mahabang panahon to. Taping namin 2 months, so parang excited ako, and nung una nahirapan ako, pero well, tumatagal na pabigat na ng pabigat yung eksena, talagang ang sarap po sa pakiramdam after the scene, after heavy scenes na nagko-confront lang po kami sa, nagko-confront, nagko-comfort kami sa isa't isa. Ayan. Talagang food trip. Ayan po yung mga trip namin after the heavy scenes na parang reward man lang sa sarili namin na yes, nagawa namin, nalagpasan namin yun. Ang heavy nun. And it's honestly a good thing po na yung bond po namin, hindi lang po siya nag-stay sa set, like hindi po siya nagsimula sa locking, tapos natapos na rin, no? Natapos po yung taping namin. No, kahit po nung mga nagpo-promo po kami, nagbibigan kami, ganyan, naglalakad po kami, like gumagala po kami, and then kumakain din po kami sa mga restos, ganyan. So, ganun din Bonga. Po talaga. Opo.
Ayun. So, masaya. Masaya. In short, masaya talaga. Yung yes, mga katrabaho niyo and everyone. And so, okay. Yun, dapat tatanungin ko, pero na-bring up mo na yung food trip. Like, sasabihin ko sana, during your short breaks, what do you spend that time doing? So, aside from going on food trips, ano pa yung mga ginagawa? I think TikTok, sinabi mo din. Yes po. Like, TikTok. Kwentuhan, ganyan. So, ayun po. Tapos yes, po, kapan po, Jim. Mahaba-haba yeah. po yung time namin. Oh, gym! Nag-gym kayo sabay. Yes po. Pero oh. po, pag nasa gym na po kami, TikTok lang po ang ginagawa. Kwentuhan na naman. Opo. Kwentuhan na naman. Hindi na naman ako mag-gym. Wala akong gym man lang po. Ah, gym man lang pala. And, okay. At minsan po, kapag medyo mahaba-haba po yung rest time namin, ganyan, kapag wala po, example, taping kinabukasan, nagmo-movie po kami. Nanonood po kami ng movies. Ay! Movie marathon. Hanggang ano. Opo. Marathon pa, talaga. Grabe. Tapos, saan dami? Po, depende pa po sa gusto naming panoorin. Like, depende po sa genre. May time po na nanood po kami ng horror. Kinabukasan po wala kaming TV. Nanood po kami ng mga Barbie. Barbie movies naman. Oh. Barbie. Oh, iba-iba yeah. talaga yung genres. Oo, ganyan dapat para, di ba, halo-halo yung feelings mo. Di mo alam anong mararamdaman mo. Pero mahirap po yung horror movie namin. Medyo hindi nagiging horror po, nagiging comedy. Kapag magkakasama po kami. Kasi yung mga reactions, di ba? Opo. Kapag po, like, kunwari po, katulad nung, ano ba yung pinanood natin nun, baby? Yung ano? Yung Conjuring ba yun? Or yung ano pa ba yung Conjuring ba yun? Insidious. Kumbaga po, ayun, nanonood po kami, talagang takot na takot po kami, ganun. Tapos mamaya-maya, si Jome, yung isa po namin kasamahan, ayaw niya po kasi magpatawag ng kuya, so Jome lang. Si Jome, bigla po may comment, like kunwari, oh, demo, lalabas na yan, kapag lumabas yan, matatakot kayo lahat, tapos kapag natakot kayo lahat, magsisipan kayo. Kumbaga po, mga ganun siyang comment na, nakakatawa na lang po. Oh, inuunahan niyo po kami eh. Parang, like, wala na, alam na po namin yung pakiramdam namin. Nauunahan kayo, grabe. Binibrief kayo bago mangyari yung katakutan. Oh, wala na. Ayun, parang ready na kami, sa ano. Ayan na. Ready. Ganyan talaga problema pag may kasama na... Pag manonood ka ng horror, tas may kasama ka, ganyan talaga nangyayari. Nagtatawa na na lang. Lalo na po kapag tropa mo po talaga yung mga kasama mo. Naku po, wala pong horror na, movie, wala pong drama. Talaga na parang may mag-joke. Oo. Totoo. Ayan, so good to know naman na sobrang dami yung bonding. Masasayang bonding every time may breaks kayo or ganyan. So, obviously, masaya yung working environment. So, eto naman, let's go back to underage. This is the last question for this segment, no? What is going to surprise people about this show? Okay. Bigla. Okay. Serious. Kasi oh, sorry, also bigla. Okay. Segment eh. Okay, parang, oh, bigla, oh, diba? Mas nabigla kayo dito kaysa sa horror movie niyo. Kapag gusto mo pa na namin matakot, nagpapa-interview na lang po kami sa No, what's gonna surprise the viewers po about this series po, right? Okay, so, ako naman, sa role ko kasi, ito po yung first time ko na ganito po yung role, na ganito po kabigat. Like, kasi I did rape scenes na po before, pero kumbaga after ng rape scenes na yun, ganun na po ako agad. So, hindi po yung talagang ganito na pinapakita ko po yung trauma na after this incident, may another incident na naman. So, sa mga viewers, abangan niyo pa po kung ano pa po yung mga mangyayari sa Serrano Sisters. Ganyan, kasi talaga pong napakabigat, heart,
ano may heart-wrenching ba yun? Oo. Yes po, so it's heart-wrenching. So, okay. And, so, sa part... Natutunan naman po talaga. Pero yun na nga po, maganda lang po talaga kayo ng tissue. And abangan niyo po! Abangan niyo po kung sino po talaga ang pumatay kay Leo. Yun po talaga. Oh. Ay, yun po talaga. Ayan, so, so support me, Elijah. What's going to surprise people is how you portray yung how to handle trauma, the aftermath of something dramatic, something as traumatic as that, tapos yung paano mo ninanavigate yung life mo after such trauma. Kasi, after something broke you na ganun kalala, parang paano, how will you pick up the pieces all by yourself? Oo. Yeah. Kaya important din na malaman. Someone you love, na ganun kayo. That's true. So parang paano, how will you cope up? Oh, that's true. Ayan. For Hailey naman, what will surprise people from your performance? Para sa role ko naman po, si Carrie, bilang middle child nga po, may tinatawag po tayong middle child syndrome. Yes. yun po yung mga least na nabibigyan ng attention, kumbaga pagdating sa magkakapatid na may pinagdadaanan din talaga si Carrie na mabigat. And siguro dahil sa pinagdadaanan niyang yun, makakagawa siya ng mga desisyon. At ayun nga po, marami pong revelasyon para kay Carrie kasi makikita niyo po yung switch ng ugali niya. Pagka may pera o walang pera. Kumbaga, that time kasi, yun nga po, si Carrie po is talaga kung ano po yung much better sa kanya kasi matagal niya pong hindi inisip niya po yung sarili niya. Kumbaga, kung ano naman po yung para sa akin ngayon. Yung parang ganun po. Oh, so yun yung abangan ng mga viewers natin. Paano mo ipoportray yung sibling with the middle child syndrome? Kasi, correct me if I'm wrong, single, ang tawag dyan? Only child. You're an only child. Yes, you're an only child, diba? So, kailangan mo din pinag-aralan mo din yun, kung paano, ano yung mga middle. Kumbaga, paano yung connections po namin, kasi, po ako sanay na wala naman po akong sisters or brothers. Totoo, mahirap yun. Matagal ko na rin pong gustong magkapatid, so parang, natupad naman po, in this wave. Natupad pero middle child ka nga. Wow! Yun nga lang. Bitter pala. Middle child ako. Hindi, may ano naman, may mga, tawag dito, may mga benefits naman. Benefits? No, may mga, ano ba tawag doon? Pro? magandang dahilan naman and, kumbaga, purpose kung bakit ka naging middle child. Hindi naman ibig sabihin middle child ka is masama na yung ugali mo. Totoo. Totoo yan. So guys, black sheep po kasi kung tawagin eh. Huwag niyo po i-judge yung mga middle children. Opo, huwag niyo i-judge. Lahat po tayo dito may pinagdadaanan. Ayan, so... Thank you so much. We successfully wrapped up that segment. So, bago tayo mag-proceed sa... Na-survive mo na. Grabe yun. Meron pa bang natira? So, kahit parang lang umusta. Hindi na lang ako. Mga ilang percent na. Ayan, so may konting pag-game na lang tayo bago sa final segment natin, no? Para ma-re-energize muna tayo. So, magkakaroon lang tayo ng pep challenge. Oh my gosh. Yeah, it's called Ako Yon, Hindi Ako Yon. For this segment, magbibigyan ako ng situations and then just say if that situation applies to you or sa kasama mo. Okay, so pwede maglaglagan kayo, ganun. Okay, go. First, sino ang mas matakaw? Ako yun! Ako na yan! Siya yan! Aminado na rin ako eh! Aminado rin po ako! Umamin na siya! Oh, bakit? Ikaw nakakaubos ng food sa set, ganun? Opo.
Ay, talaga. Ang cute ni baby. Laging food props po. Like, ah, ay nako, lalo kapag paborito ko yung food props. Pwede po ba kahingi after ng take? Nagugulit na lang po yung mommy ko pagbalik ko sa tent. May take out po ako. Ang galing yan. Tapos minsan po, kapag medyo nakakapagod po yung eksena, tapos may pagkain po, may food props ulit. Hayley, Lexi, tara kain tayo dito. Ang bahala. Kain po kami, ah! Pag si Ellie po kasama namin, lagi din po kami busog. So, ikaw ba yung, for example, kung nagpipiesta sa barangay, gano'n, nakikipiesta ka sa ibang bahay, gano'n? Hindi pa po. Hindi pa, gano'ng level. Hindi pa. Pero kung may gano'n pong fiesta na, kumbaga po, magbabahay, mag-house to house po kami. Siguro po iiwan na lang po ako ng mga kasama ko kasi nakikita. Ganun po siguro. Ganun po yan. Hindi po. Kasi po, ang sarap din po talaga ng mga luto. Hindi po namin kilala yan. ganun levels na dinidisown nila, Hayley. Oo po eh. Minsan po magugulat na lang ako. Pwede asa may mga nag-away pa. Okay lang, more food for me. Pag prop, so kahit ano, kinukuha mo kahit hindi pa kayo nakukuna ng eksena, nakakain mo na? Kapag ano po, kapag kunwari po, hindi po, yung sa eksena po, hindi pa po namin kinakain yung food prop, syempre po hindi ko pa po kakain. Okay. Pero kapag akala ko, kain na po talaga. Sige, tutuharin na natin yung kain. Pero syempre po, inaano ko rin po na, after nitong lines ni Lexi, lines ko na, sige, hindi na ako kakain muna para hindi ako mag-talk while my mouth is full. So, ganun po. Pero pagka-cut po, pagkasabi ng good take, wala na pong continuity yung food. Wala na. Thank you. Diretso na. Ano nga yung favorite ulam natin? Yunggong. And Gigi. Ano yun? Gigi. Gigi. Galunggong. Ano ang English ng galunggong? Milkfish ata? Yeah. Oo, milkfish. Iniisip ko kasi ano yung galunggong. Oo, yeah. Opo. So, yun po. Kasi ang sarap po talaga ng pagkaluto ng propsmen namin doon. So, talagang pritong-prito po siya. Crunchy na malasa po. Expressions niya talaga pa. Crunchy. Crispy. Commercial. Sige. Next naman natin. Okay. Mas mahilig mag-selfie or tumingin sa salamin or camera every now and then. Sino yun? Hindi ako yan eh. Ako yun. Ikaw yun. Yes. As much as possible ano? Kasi parang ako po kasi as much as possible tinatry kong i-capture yung parang mahalagang moments kasi mababalikan ko pa yung memory na yun. Medyo may mga events po kasi na hindi na rin ako masyadong maalala. So, by parang sa paraang ganun, mababalikan ko pa rin po na yung mga masasayang panahon. Oh, so hindi necessarily selfies. Like just nagtitake lang ng photo sa lahat. Yeah, so just like pictures lang po. Mahilig po talaga ako mag-picture sa lahat. Eh, kumbaga, pag nakita ko maganda to, ay, ang parang nahilig din po sa ako sa photography lately din talaga. Oo. Oh. Pero kahit na selfies, very understandable kasi sobrang ganda mo naman. So, hello? Understandable na ano, nagsa-selfie lagi, di ba? Well, ina-try ko po. Pagka may magandang agad, sige, post. Pero pag wala, okay lang. Oo. Ayan. Okay, the next one naman. Ito parang, okay, mas mahilig sa social media. Ako yan. Ako yan na. Pareho po. So, kayo dalawa. Oo, oh, ngayon nga inisip ko, feeling ko silang dalawa. Kasi, kailangan na po namin talaga mag-social. Totoo, trabaho yun din eh. Oo. Okay. Ito naman po, kaya po ako mas mahilig sa social media kasi it's my way of communicating po syempre with my fans and my friends po and my classmates, my teachers, ganyan po since
hindi din po talaga ako, especially po nung lock-in po namin, hindi po ako masyado nakakapasok. So, through social media, nakakausap po sila. Like, ano yung assignment? Nakakausap ko rin po yung teachers ko, ganyan. So, ayun po. Kaya po talaga mas mahilig po sa social media. Okay. Para mas mataraan. Opo. Oo, totoo naman. Ayan, yung next naman natin. Mas late sa lakad. Ay, di ako yan. Di ako yan. Si Lexi. Okay, ako yun. Si Lilian. Si umayag. Yes, okay, ako yun. Okay, ako yun. Umamin. Pwede niyo isama si Lexi, ah. Ay, pero hindi po. Bumawi naman po ako after ng mga lates ko na nangyayari sa akin. Bumabawi naman po ako. And ngayon po. Wait, charot. Hala. Ayaw mo. Hala, ikaw na ka sa akin, baby. Wala kang support. God, love you. Sarap? Wala. Magiging late. Ay, love you. Late ka bang magising? Or late? Or matagal mag-ayos? Actually, yung ayos po, mabilis na po ako mag-ayos. 30 minutes kaya ko po. May ligo na po yung makeup. Pero yung talaga, pinakamahirap po sa akin. Kasi may insomnia din po talaga ako eh. Kaya madalas po matulog. Kaya yung gising din, mahirapan din talaga. Okay. Eto, yung next naman natin. Mas madalas mag-sorry. Yung mas madalas mag-sorry kung sino, siguro mas madalas magkaano. Depende. Madalas malate. Siya din yung madalas mag-sorry. Eh, hindi ako yan. Hindi kasi, si Hailey yan. Kasi si Hailey, hindi niya napapansin, pero madalas siya mag-sorry kahit hindi naman niya kasalanan. Kumbaga, biglang lumalabas. May mga ganyang tao. Sorry. So, ayun. Totoo, parang lahat. Lahat na lang, pinagsosorryan. May kilala akong ganyan. Totoo yan. Okay, yung next naman natin. Sino yung mas maalaga sa set? Hindi ako yan. Ako kasi inaalagaan sa set. Ikaw. Mas maalaga sa set. Silang lahat po maalaga po sa set. Or sa yung dalawa na lang, sino yung mas maalaga? Depende po sa Depende. Okay. Kasi po pag, kunwari, may, like, hindi po maganda yung pakiramdam ko, like, super nahihino na po ako, or ganon. Si Hailey po, siya po yung nag-aasikasa sa akin, like, kapag hindi po talaga ako sa eksena. And kapag, kunwari po, si Hailey po, kailangan po ng tulong sa lines, ganyan, sa mga scripts, ganon, sa, or any other things. The blocking, ganyan. Sa kanya. Kumbaga po, vice versa kami. Okay. Sa ano naman, in real, ay, kasi diba sa series, bunso ka Elijah. Yes po. So, in real life naman, I know you guys are both born in 2004. Pero yes. Sino yung younger? Me. Ikaw I'm din. Okay. Actually po, nakakatulad na po. Kasi kung, paano po yung pagkakasunod-sunod naming tatlo sa... Oo, ganun talaga. Ganun din po talaga. Like sa aming tatlo, ako rin po talaga yung bunso. Si Hailey din po talaga yung nasa gitna, tapos middle. Si ate namin. Oo, totoo. Okay, finally, mas madalas makatulog sa set. Kung si Elijah to, hindi grabe ako na ito. Ha. Hindi pareho po kami. Pareho po kami, pero ang pagka... Okay, ako na. Sige, ako na madalas makatulog. Ay, baby, yung scene natin na cute mo doon, yung scene natin na natutulog tayo. Legit nakatulog si baby. Pero, actually, nung prima pa lang ganyan. Actually, hindi pa prima. Like, ano ba yung first show ko sa ano? Kamal, kung agawin mo ang langit days pa lang. Tulog po ako sa eksena. Elijah, gising na. Cut na. Tapos na yung eksena. Gising na para sa susunod.
ganun lang po, magugulat na lang po ako, nakatulog na lang din po ako. Tapos, may one time po, hindi po sa set ng underage, kasi kapag ginawa pa po nila ulit sa akin yun, ako, ayoko na. Tapos, sa prima po, kumbaga po, emergency room, natutulog lang po ako as a pasyente, ganun. So, ayun, natutulog po talaga ako sa eksena. Mahilig ka talaga matulog. Wala na po yung camera, wala na po yung ilaw, wala na po yung mga nakaset up. Ako na lang po mag-isa doon, ganun. Natulog niya. Umabot po ako sa ganung point ng tulog sa set na pagkagising ko, asa na yung mga kasama ko? Tapos kumbaga po yung kama ko na lang din po yung natitira doon. Yung hinihintaan ko. Ganun. Tapos tayo na po, syempre po sa underage, paguran po talaga kami. Like, napapagod po kami sa eksena kasi po talagang wala pong isang araw na hindi po kami iiyak. Ganun po talaga kami. Grabe! Ganun po heavy. Pupusluhan nyo. Pagkatapos ng filming. So, marami pong times na pagbalik ko po sa standby area, hindi ko na po hinihiga po yung chair ko. Kung pang po yung chair ko, doon na po ako mag-snuggle, ganyan. Sisiksik ko po yung sarili ko. Tapos tulog na po ako. Ganun po. Oh. Ganun pa nangyayari. Ayan, so, kahit ngayon, di ba? Kaya ang taas ng energy mo, galing tulog ka na. Opo, talaga po, sinagag ko po yung tulog ko po today. Kasi po, kahapon po, sinacheck ko po yung itinerary ko for today. Tapos parang, okay, so hapon pa naman pala yung prep. Oo, may time. Mga 2 PM na ako gigising. Oo. Kasi po, wala rin pong pasok. So, ayun po. Okay. Yan, yung tulog life ni Elijah. So, tapos na tayo sa ating pep challenge. You survived again. Congrats! Yay! Wala po ba akong star? Parang I need a star na po for surviving. Oh, okay. For surviving. I'm a survivor. Okay, ngayon naman mas magiging up close and personal tayo sa inyo bilang mga related din naman sa ano. Sa inyo, like as teenagers, ganyan. So, okay. Mga, ay, ne, kinakabahan ka ba? Opo, hindi, madali lang to. Ayan, yung first question natin, ano yung best gift na natanggap niyo nung nag-18 kayo? Last year lang yun, diba? Opo. Yes po. Okay, go. Ano yung best gift? Yes. Yes po. For me po, sa akin, yun po yung nabigay po itong project sa akin na to. Kumbaga nabigyan po ako ng big break din po. Katulad po nila Ellie. Yun po yung pinaka malaking regalo. And siguro, nung birthday ko rin po, pinaghandaan po ako ng prod. Kaya, isa rin po yun sa mga gifts na natanggap ko. And blessings. Oh, okay. Ano, ang cute naman nun. Pinaghandaan ko siya ng gift, prod. Ikaw naman, Elijah. Nung debo ko po, yung nakasama ko po, halos lahat ng mga importanteng tao sa buhay ko po, yun po yung pinakamagandang gift po sa akin. Kasi ako po, hindi po ako masyadong mahilig sa mga material things. Mas na-appreciate ko po yung mga efforts, ganyan. And for me po, napaka-bagay po nung nag-effort po sila na makapunta po sa birthday ko to celebrate my special day with me po. Tapos po yung iba po kasi like, sila Isabel, sila Miguel, they were supposed to attend po. Kaso, bigla po kasi nagkaroon sila ng taping, so next, sila po mismo yung sorry, di ako nakaten. And it's okay po, I understand. At least po nakapagsabi po sila, ganyan. So, yun po, yung friends ko, yung family ko, actually po yung mga underage prod, nandun din po. Mm. Sayang nga po, wala po sila nanay na kasi may taping po, they were supposed to go, but, ayun po. Okay. Meaningful naman, ang meaningful ng mga gifts na minention nyo, ha? Nag-expect ako ng bagay. Okay. So, ito naman. Since you guys are turning 19 this year, ano yung malapit na kayong... Huwag po. Ayoko po. Huwag po.
Wait, tapo, parang, can we stop the time? Reality talaga to. Ito na talaga yun. Ano, so, what, grabe, takot kayo. So, I don't know if ma-excite kayo sa question na to. But what are the things, kung meron man, that you look forward to, when you enter your 20s? Okay, may isang year na lang. Ano mga nilook forward nyo? Parang kahapon lang po kasi nung nag ano ko nag-18 ka. Nag-11. Nung una pong nagkaroon ng teen sa edad ko po, tapos biglang malapit na pala ako mag-20 and closer to being 20 than when I was being 13. Go, I know, grabe, ganyan din yung na-feel ko nung papuntang 20 na ako. Parang feeling ko ang dami magbabago. Pero actually, huwag kayo matakot kasi wala masyado. Wala masyado change. Ikaw, Hailey, what do you look forward to? So, 20. Siguro po, mas gumaling po ako sa craft ko. Mag-grow po ako as a person, kumbaga mas mabuti po yung pakikitungo ko, and sana sa career ko po, sana magtuloy-tuloy po, ibibigay ko po talaga makakaya ko. That's yun po. And for me, siguro we are all looking forward to the blessings na matatanggap natin once we are 20. And syempre yung mga pagdaraanan natin, whether it's good or it's bad, kasi lahat naman yun, may matututunan tayo. So, ayun. Tsaka a lot of places din, di pa kayo pwede makapasok unless you're 21. So, hindi ba kayo excited sa mga ganon? Hi! Ano lang po ako? Nakikita niyo naman po siguro sa background ko. So, ang pinakamasayang lugar po para sa akin is library. Na pwede na po akong makapasok. Na pwede ka na makapasok. Opo. Okay. Si Hailey excited. Yes, oo. Excited na ako. Isa sa bucket list ko yan na maikot ang pinupong Pinas at iba pang countries. Wah, taray. Pang countries. Okay. Next one. Ito, syempre bata pa kayo, pero wala lang. Gusto namin malaman sa perspective nyo naman. I mean, bata pa. Uy, mga teens pa kayo, bata pa kayo. Okay. What's the craziest thing you've done for love? Kahit anong klaseng... Nakakain po ba yun? Charot! Ikaw, kakain ka na naman. Ito talaga lagi nasa isip ko po. Oo nga eh. Ano? It doesn't necessarily have to be ano po, no? Like, it doesn't have to be romantic love po talaga, no? Yeah. Craziest thing I've done for love? Oh my gosh. Siguro po yung ano, yung kumbaga po yung yung kinakausap ko na po yung handler ko na baka po may guestings ganyan, kasi po nung time po na yon, like wala po talaga kasi syempre po awkward stage ganyan, so wala po akong projects, eh breadwinner po ako. So, kailangan ko po talaga ng trabaho that time. So, ayun po, like, talaga pong nagsasabi na po ako nun na, ma'am, baka naman po kahit po ganitong role lang, kailangan ko po talaga kasi wala na po kaming pambayad ng kuryente, wala na po kaming pambayad. So, umabot po talaga kami sa point na gano'n. So, siguro po yun po yung pinaka-crazy na ginawa ko po for my love, for my family. Oh, okay. So, parang begging, parang nag-beg ka na gano'n. Yes po, nag-beg na po talaga. Oh, yeah. Kasi na kailangan ko po talaga. Even po sa manager ko that time, si Tita Jenny. Talagang, Tita, wala po ba kayong alam na ganitong racket? Kasi wala na po talaga, wala na po yung saving. Yeah, that's true. May ipon, ubos na po talaga.
kailangan na kailangan ko po talaga, tita. Hindi lang po para sa akin, kundi po para sa pamilya ko. Oo. Oo. But for what it's worth, it's not crazy. It's really brave of you to do that for your family. Okay. Si Hailey naman. Sa akin po, siguro ang pinaka-craziest thing na ginawa ko for love is yung mahiwalay siguro sa lolo at lolo at mama ko. Kasi all my life, parang dun po ako lumaki sa probinsya na kasama ko po nagpapalaki po sa akin yung lola ko. Na talagang, hindi, kailangan ko pumunta ng syudad. Ito na yung chance opportunity. So, kailangan ko muna magpakatibay and gawin yung mga kailangan para rin po sa mga pangarap ko. And siguro yun din po, ang mahiwalay talaga sa mama ko kasi iba pa rin po talaga pag may pagmamahal at may kalinga ka ng magulang mo. Tama yun. Again, it's not crazy, no? Napaka-brave nyo for doing that for your family. And yung ginagawa nyo naman yun para sa love nyo sa family nyo. So, see, at a very young age, you're able to think about these things na. So, yun. Good role models. Yun yung gusto kong sabihin. Ayan. Deserving kayong ano, i-look up sa mga kabataan ngayon. Ayan. So, next naman, ano, biggest lesson that you learned as a child that you still apply to this day? Okay, yung pahalagahan mo po yung mga tao na andyan while they're still there. Kasi you won't know if bukas or sa susunod na araw or maybe next month, ganun. You won't know eh if nandiyan or not. And I honestly had to learn that the hard way. So my mom had cancer. So I think I was 6 or 7 that time and lagi siyang nasa hospital noon, bawal ako pumunta because I was a child, ganun. So talagang nagkatasa na ako lagi noon na, Lord, wag po muna ngayon. Tapos ayun po, I think when ano ko pa lang ng high school, kakatapa ko pa lang, isa sa mga kaklose ko, like, siya talaga yung human diary ko, ganyan. So, nag-message siya sa akin, tapos sabi ko, wait lang, nasa school pa kasi ako, mamaya na lang tayo mag-usap. The next day, nalaman ko, she's gone na. So, it's really hard po. Kasi kumbaga, andyan sila ngayon, healthy sila. Tapos, bukas, wala na, ganun. But my mom is still here pa po ah. My mom is still here. She's healthy. So, ayun po. So, pahalagahan mo po yung mga taong nandyan while they're still there po talaga. Like, make memories. Tell them how much you love them, how much you appreciate them. Ganun. Kasi, opo, may mga times po talaga na mag-aaway. Hindi naman po syempre yun mawawala. But, pwede nyo naman pong i-resolve yan eh. In the right way po. Kesa po yung, kumbaga, antayin nyo po pumangyari yung worst bago pa po kayong magkaayos. Exactly. So, parang never take people for granted na kung nandyan sila, oo. Kasi you never know. Tama na nga naman kung kailan sila mawawala or mawawala sa life more. Ano. That's really true. And I think kailangan mo din dalhin yung lesson na yan even as you grow older. Opo. Kasi, minsan parang nade-desensitize tayo sa mga nangyayari sa atin growing up na parang, alam yun, hindi na natin naiisip yan, yung value na yan. Parang nawawala. But really, kailangan siyang ulit-ulitin. Yes. Iparamdam sa mga loved ones natin how much they mean to us. Yes po. Huwag niyo pong atingin na may mangyari pa po bago niyo ma-realize yun. Yes. Si Hailey naman. And natutunan ko din po dito is
isipin yung mga bawat mong gagawin, sasabihin. Kasi hindi lahat ng tao, kumbaga, matibay. Mm-hmm. And sana maging thoughtful kayo kung paano kayo makipag-communicate. Kasi hindi natin alam, minsan nakaka-trigger pala tayo. Or minsan talaga, ngayon, ang dami talagang issue. So, kailangan mas maging magpakumbaba tayo and respect talaga sa mga tao. And ayun nga po, pagmamahal sa pamilya. And syempre, ang pinaka-importante kong natutunan last year and this year is yung mahalin yung sarili. Kasi napakahirap for me dati. Kasi hindi ko po masyado iniisip. Medyo may pagka-opo. Parang feeling ko po, kailangan kong maging ganito para magustuhan ako or makapasok ako or maka-join ako sa kanila kasi magkaiba po kami. Para yung mga ganun po. Eh ngayon po, unti-unti ko na pong na pinapractice sa sarili ko na kailangan ko maging gentle kasi sarili ko best friend ko, yung pinaka-totoong best friend ko. And syempre yung mga magulang natin at mga mahal natin sa buhay. Yes, I agree. Oh my gosh, ang beautiful ng answer na yun, no? That's true. Na kailangan talaga maging mas mindful tayo sa mga sinasabi natin. Kasi di natin alam anong nangyari sa araw ng person na yan. What if yung sinabi mo, yun na pala yung breaking point niya. So, hindi mo alam yun na nasira mo na siya, ganun. So, yun nga, be kind and then that's true, yung sinabi mo, also be gentle towards yourself. Huwag mo naman kalimutan na pahalagahan din yung sarili mo. As much as you're kind to others, dapat maging kind ka din sa sarili mo. Very nice answers, ladies. Grabe. So nice. Okay. Ito naman, so yun yung biggest lesson, diba? Pero ano naman yung pinaka malaking regret or mistake kung meron man sa throughout your life. Regret or mistake. Para sa akin po, wala na po eh. Parang wala na po. Hindi na kailangan pang may regret kasi nandito tayo ngayon kung nasan man dapat tayo. Baga, destiny. Galing! Bigla ko lang naisip na. Oo nga. Diba? Totoo. Hindi na para may pagsisihan ka. Mahalaga magagandang bagay sa paligid na. Oo. Huwag kayong matakot mag-learn, ha? Super young pa kayo. Huwag kayong matakot mag-learn and experience kasi you have a lot of time left to figure out and sort out yung mga nalalearn yung lessons. Pwede niyong ma-unlearn kung may unhealthy nun para sa inyo. Pwede niyo siyang ma-unlearn when you grow old. So, habang bata pa kayo, keep learning, keep experiencing. Wow, nag-advise me. Let's go! Tama! Tama! Tapos naman po talaga. Yung matao. Tsaka no regrets. Kasi magagamit lahat ng lessons, lahat ng experiences niyo. Yeah. Si Elijah. Tatanungin po si Elijah kung ano yung regret no. Kahit sinabi ko na mag-regret. Ako, Ano ba talaga? I committed a lot of mistakes. But, kumbaga, sa long time na yun, niregret ko siya na sana pala hindi ko ginawa yun. But, as I grew older, ayun na nga, parang, oo, pinagsisihan ko, pero kung pagsisihan ko pa rin siya ngayon, if magpo-focus pa rin ako sa negative side ng nangyari, then, wala rin naman eh. Ako rin naman yung, kumbaga, yung madadown. Mm-hmm. Ako rin naman yung madadown. So, I chose to learn something from it. I chose to, kumbaga, okay, sige, hindi maganda yung ginawa ko. Hindi maganda yung nangyari. Hindi naging maganda yung nalabasan ng situation. But I learned something from it. And that's something that I learned is, dadalhin ko siya habang buhay. Yeah. Diba? Mm-mm. Yeah. And see? Correct. Yes. And paulit-ulit mo may experience yung mga failures na yan at pagkakamali. Hanggat hindi mo nag-gets yung tinuturo ni Lord sa'yo na lesson kung ano ba ang mali mong ginagawa at bakit ganito yung na-attract mong problema. So, kailangan din yata ng self-reflect, mag-self-reflect.
Tama. Ako naman, personally, ayan. Yung mga mistakes, ala, nawawala po ba ako? Oo, kaya ba? Kumapit ka lang. Ako naman, personally, mistakes, ganyan, ginagamit po siya as stepping stone. Yung mga failures po, yung mga pang-bash, ganyan, ginagamit ko po siyang... Oo. Oh my God. Yes naman. And I thank you, ganun. Miss you. Thank you for pointing it out. Oh. Okay. Tama. Ayan. So, grabe, makabuluhang discussion, no? Diba? Deep na yung conversation natin. But that's really what this series is all about. And I'm so thankful na nakausap ko kayo about this topic, about, you know, coming of age, about underage. So, thank you so much dun na nagtatapos ang ating Pep Spotlight. You survived! Hello! You survived again! Yay! Tapos na! So, oo! Nakakabitin! Nakakabitin! Diba? Oh. So, ano, this portion naman, I would like you guys to invite our viewers to watch Underage. And then, kung may mga ibang ganaps pa kayo, and social, and then your social media din, promote it na. Okay. Ayan, mga kapuso, tulungan niyo po kami, supportahan niyo po kami at abangan niyo po ang mga susunod na pangyayari sa Underage tuwing Mondays to Fridays 4:05 PM sa GMA noon prime time. Sana po ay supportahan niyo rin po ako sa aking social media accounts, sa Instagram Hailey Mendez Official, on Twitter Hailey Mendez, on TikTok Hailey Mendez Official, and sa Facebook po Hailey Mendez. Thank you. Ayan. So, tapos na mag-promote si Hailey. How about Elijah? Ayan. Guys, thank you po sa pagsama po sa amin ngayon sa kwentuhan po namin. We hope na may natutunan po kayo sa mga answers po namin ganyan. And we also hope na na-inspire po namin kayo. And syempre po, abangan nyo po ang Underage every Mondays to Fridays, 4:05 PM sa GMA Afternoon Prime. And for latest updates, ganyan, follow niyo po ako sa social media accounts ko, which is, nandito na po siya. Ayan siya. Follow niyo lang po yan, mga yan. Kung ano po yung verified, yun po ako. So, ayan. Thank you so much po. And good morning, good afternoon, good night from all around the world. Pasapan po kayo. Ingat po kayo. Pang Miss Universe ka talaga, Elijah, no? No po, kasi po, may mga... live po ako, magugulat na lang po ako. Good morning from ganito, from ganyan. Nandito po ako no, sa ganitong bansa. So parang, ah, okay. So, hindi lang pala mga taga-Pilipinas ang nanonood. Oo, of course. Yung mga OFWs natin. And so, thank you. Oo. Thank you once again, Elijah, Hailey. Thank you so much, Pepsters. Please don't forget to follow, like, and subscribe all of our social media accounts. So our website is www.pep.ph, and then follow us on Facebook, Twitter, and Instagram, and TikTok, it's at Pep Alerts, and on YouTube it's pep.tv, Viber, Kuma, and Calamansi, it's pep.ph. Okay, thank you so much, everyone. Thank you, Pepsters, and see you again for our next Pep Spotlight. Thank you. Bye. Thank you, Bob. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye, Bob.